Hey Apo. bro, good Hello, afternoon. Miss JC. Kumusta mo? Ito po. Ang bilis Kumusta ng po? ang bilis ng isang linggo, no? Kaya nga po. Masyado Parang ka naming kailan? nami-miss. Oo, Other week. sobrang tuli ng 1 week. Parang kahapon lang tayo nag-Bible study and here we are again, you know. Anyways. Brother Peak, so good afternoon po sa ating lahat. No, ano, acknowledge lang din natin yung presence ulit ng Luminex. So we have added them na rin to our GC, no, para at least lahat din po ng communication natin or yung mga postings ng YouTube channel, no, ma-share din sa ating mga Luminex employees. Okay, so for this Bible study session, ang program natin, Brother Vic, is we will have our opening song by Miss Manilyn. And then we will have our opening prayer si Miss Argel. And then closing prayer po, led by yours truly na lang din po. Yan. Bakit so, na lang? Ano po eh, short notice. okay. Yeah, anything for ano, our dear Lord. Ayan. Amen. So, let's start. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support. Be with us in each of our fields of work. We ask that you guide our footsteps, heal our bodies, take care of the needy, and protect us and our loved ones from dangers, seen and unseen. Thank you for your many blessings and for keeping us covered. Lord, may we sense your presence and be filled with your peace. In his precious name, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Brother Vic, with that, I now turn over the floor to you, po.
Thank you very much po. Sino nga yung nag-recording ng song natin? Si Miss Manilyn. Miss Manilyn. Yes. Parang Manilyn Reynes lang, ha? Very nice. Very nice voice. Congratulations. And we have a new opening prayer. Si Rigil. Rigil. Welcome, Rigil, to our every week Bible study. And I hope na lagi kang kasama namin. Delikado pag hindi natin nakakasama. Di ba, JC? Pag hindi natin nakakasama, delikado. Okay. Magandang hapon, everyone. And of course, welcome again. Wow, it's nice to see. We have Luminex Accounting. I see you on my screen. And Luminex HRA. Magandang hapon po dyan sa atin sa Luminex. I hope the weather there is better than the weather over here. Disyembre na, mainit pa rin at maalinsangan. Anyway, magandang hapon po, sisters and brothers. Of course, to our constant companion, the Winter Pine Group of Companies. Magandang hapon po sa ating lahat. And I heard about what happened to Brother Arteries, di ba? JC, di ba? Did you have your mask kanina for him? Yes po, brother. Okay. Invite din natin yung family po kanina. All right. Apo. That's good. Alam niyo po, sisters and brothers, I think hindi ko na kailangan bigyan ng emphasis, no? It is very, very clear. For the last two discussions that we've had, for the last 2 weeks, first we talked about our obsession with time, di ba? Naalala niyo yun? And we also talked about the second coming of Christ. Naalala. Parang, kasi po, before we entered the season of Advent, ngayon po kasi nasa Advent na tayo, before we entered the season of Advent, the readings every day was talking about the end of things. In fact, to be specific, it was speaking about the end of the world because Jesus is coming again. And this is where I will reiterate, uulitin ko po ha, this is where I really appreciate our brothers and sisters in the born again Christian movement kasi po, they are always aware of the need for us to prepare, and they would always reiterate na ano, na yung pagbabalik ni Jesus is really near. And that is what really scripture is telling us. And that is why, ito pong nakita natin na ano lang nangyari, JC, ano nangyari kay Arteries? Was he in the office when it happened? Nahilo siya, di ba? Hindi naman po, brother. What happened? House. Sa house po siya ay natake. He was in their house. Tapos, nahilo. How did it start? Ang pinaalam po sa kanyang supervisor no, na ano po, nag-shoot up daw po yung kanyang blood sugar. Yeah. And then, nung time na yun, siguro ano din po yan eh, nagiging unconscious na pag masyadong mataas kasi ang blood sugar eh. So, okay. From there, nung inatake na po, tsaka lang din po natakbo sa Lourdes Hospital. Okay. So, that was it, no? Declared po yung death yung mga around 12 po yun eh, nung nag-announce. Midnight? 12, hindi po, noon. 12 noon? Yes, okay. Yesterday. Ah, it was yesterday dahil holiday tayo yesterday, tipo ba? Tama ba? Holiday tayo yesterday. Ano, the other day. Nung Tuesday po ako na ano. Apo, tama. I'm sorry. Nami-mix up ako. I'm sorry. Anyway, what I'm saying, sisters and brothers, is this is very, very clear. Na kung minsan, nabibigla tayo. Alam mo yun? Nagkakagulatan tayo eh. Kasi kasama mo pa lang, all of a sudden, they're not there anymore. The place, as I heard, yung lugar niya po dyan sa ating opisina ay almost kaharap ng ating monitor, di ba? Kapag tayo ay mayroong Bible study. And I am praying, hoping to God na
sa dinami-dami ng ating mga online discussions and in the number of those that he has attended, he has come to realize his need for Jesus as Lord and Savior. No, yun lang naman nating pangarap eh, kasi it is just a matter of time when all of us are going. Hindi naman natin pinag-uusapan, are we going? Are we going to die? Hindi na natin topic yon at hindi na natin dapat pag-usapan because that is a reality that all of us must know is going to happen. Okay? Now, the question is, when it happens, are we prepared? Yun po ang tanong eh. In fact, alam nyo po, nung Sunday, as I was telling you, last Sunday, pumasok po tayo sa panahon na kung tawagin ay Advent season. Adviento. Ang problema po sa atin, pag nadinig yung Adviento, season of Advent, ang pumapasok sa isip natin, Pasko, Christmas, reunions, ang daming handa, bonus, 13 month, bonus kung meron. What I'm trying to say, we are eaten by too much consumerism and too much materialism when all of these things are discussed. And we are missing the real essence. Ano po yun? Ang ibig sabihin ng Advent ay coming. Coming. Pagdating. So, uulitin ko. Makulit na nga ako eh. Kauulit eh, di ba? When you say someone is coming, you need to prepare. Okay? Yung sineselebrate natin, December 25, that was the first Advent. Yun po yung unang coming ni Jesus. Alright? Meron tayong tinatawag na second Advent. Yung kanyang muling pagbabalik. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yun yung kanyang second Advent. Alright? Eh sasabihin nga natin, matagal pa yun, Brother Vic. Matagal pa. Okay, fine. Pero meron mo tayong tinatawag na third Advent na kung saan bago dumating yung second Advent, yung muli niyang pagbabalik, tayo naman po ay nagbababay na at nag-e-expire. Just like what happened yesterday to our brother Arteries, and I pray to God that he is now resting in the loving arms of our Creator. Now, pansinin po natin na maski na sa kapaligiran natin, maski na sa social media, mapapansin at makikita po natin that there are preparations going on right now. No? Maraming paghahanda ang nangyayari. Mga paghahanda about the Advent season. Ano pag-uusapan natin ngayong hapon? Let me share you my screen again with you. Again, as I've said, ako po ay hindi muna magdi-discuss ng Book of Romans because we will be talking about things that pertain to what is going on around us. Okay? So, nakikita mo ba yung picture na yan, JC? Yes, ano nakikita brother. Mo? Ano nakikita mo sa ating picture? Gulat. Ha? Gulat na gulat. Nagugulat siya, nagulat. Ano kaya nakita niya? At bakit siya? Baka nakita niya si Rayvir kaya nagkaganyan yan. Or probably, nanonood siya ng TikTok ni Jeannie at ni Rudyard. Di ba? Pwede rin. Kaya nagkaganyan. Okay. Anyway, seriously speaking, siya po ay nagulat because we have a God who is mysterious and we have a God who is full of surprises. Yan ho ang ating pag-usapan ngayong hapon. The God of Surprises. Surprise! Habang lumalapit ng lumalapit po ang Kapaskuhan, ang mga eksena po na ating nakikita ay tungkol-tungkol sa iba't ibang mga paghahanda, no? Preparations. Regil. Pwede ka bang mag-unmute? Regil, pwede ka mag-unmute? Yan. Yes, brother. Anong mga paghahandang ginagawa mo ngayon palapit na ang Pasko? Paghahanda, brother.
Ah, hindi, hindi, hindi. Parang nadinig mo naman eh. Kailangan ulitin talaga. Yung paghahanda ko po na preparations, of ano course. Ano mga preparations ginagawa mo ngayon para tingnan naman ng Pasko? Siyempre, brother, yung pag-share ng ating blessings, of course, especially sa mga anak. Na? Nag-share ka ng lista mo pangalan yes. ko, ha? Lista mo ako, ha? O, sige. Sige, brother, ano singit pa, ko yan. Ano pa? Sige, ano pa hinahanda mo? Ayun po. Yung nakasanay na kasi namin yung kumbaga family tradition, yung mag-gagawa ng isang or parang magpe-prepare kami ng isang party and then mag-invite kami ng mga kids pero due to pandemic maganda yan mag-invite kayo ng party, magkaroon kayo ng party, mag-invite kayo ng mga tao may Omicron. Yun nga, brother, sa ngayon hindi natin magagawa yan. Oo, so, nga. Oo, marami tayo. Ayun, sinishare na lang namin. So, iaabot-abot na lang. Ganon. Wow. Okay. That's very nice, ha? Maganda yan. Because sa kanilang family, thank you, Regil, sa inyong pamilya pala, Christmas is sharing, ha? As I gather it. Alam niyo po sa mga Facebook ngayon, ha? Hindi ko alam kung nakikita niyo yan. At meron silang mga caption na ang nakalagay is parang it's looking a lot like Christmas. It's looking a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. Yun yung mga caption eh. Ang mga tao naghahanda ng mga Christmas trees. Kanya-kanya. Sa TV makikita mo iba't ibang mga municipalities and cities nagla-light up ng mga giant Christmas trees. And of course, when we talk about the season of Advent, hindi mawawala yung mga nagbabalot ng regalo, di ba? Nagbibigay, nag-exchange gifts, monito-monita, you know. Wag ho kayong mahiyang tanungin ako ano ang address ko, ha? Madali lang pong ipag-grab, lalamove, or whatever. Pwede yan, pwede. So, what I'm saying is, all of these things are commonalities. Ito'y lagi natin nakikita. At ang kaguluhan ng Pasko is something like this. Pansin niyo yan? Umpisa na, mapuno ang mga grocery. Umpisa ng paghandaan. Ano ba ang menu? Ano ba ang lulutuin para sa Pasko? And at the same time, alam nyo, ito medyo social to. Parang nasa SNR pa ito. Pero pag wala ka namang budget, dyan ka sa DV. Dyan ka sa DV, sorry ah. O, diba? Matuloy lang ang Pasko pag medyo maliit-liit ang budget. Now, all of these things, the display, the hustle and bustle of it all, sisters and brothers, is actually a celebration in preparation for the birthday of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Yan ho talaga yung ating sineselebrate, yung kanyang first advent. Okay, first advent niya. Ang kanyang unang pagdating. And as I have said earlier, nabanggit ko po kanina, ang ating Panginoon is a God. Kanina yung nagulat, medyo bagets. Ha? Medyo bagets pa. Hindi pa bakunado yun. Ha? Eto, naka-booster shot na itong isa to. Kasi may comorbidity yan. Okay? But the thing is, nabanggit ko kanina, our God is a God who is full of surprises. Yeah? We have a God who is unpredictable. You know, when you are about to give up, parang pag gusto mo nang bumigay, all of a sudden, He comes in. When you expect God to act, pag inaasahan mong kikilo sa Diyos, magugulat ka. He stays put. No, napaka-unpredictable. But the thing is, He comes in when we least expect it. Kumikilo sa Diyos, dumarating ang Diyos, kung kailan hindi mo inaasahan talaga. What do I mean? Alam niyo po, consistently, ang Biblia ay punong-puno ng ganitong mga pangyayari. Remember the time when the Israelites
when they left their slavery from Egypt, nung sila'y lumabas ng Ehipto, anong ginawa ng mga sundalo? Sila po ay hinabol doon sa desert para sila ay i-annihilate, para sila po ay patayin. Ang problema, wala na po silang matatakbuhan. There's nowhere to go. Why? Because they were caught between the soldiers and the Red Sea. Surprise! All of a sudden, God's powerful might through Moses opened up a way in the Red Sea for them to cross over. Alam mo yung feeling na akala nila? Mamamatay na sila. They will be slaughtered. And all of a sudden, God makes a way for them to escape. Eh, alam nyo yung mga kalaban nila, matigas ang ulo. Ha? Matigas ang ulo, akalain mong sinundan pa sila nung sila po ay nakatawid na. And surprise again, isinara ng Diyos ang dinaanan ng mga Israelites, and all of the soldiers of the Egyptians were dead. Or should I say, they drowned and they died drowning. Alam niyo po, that is just one story. I'll share with you another one. If you are familiar with the city of Jericho, ang Jericho po ay parang Intramuros, parang Great Wall of China. Napapaligiran siya, and it is very famous for its wall. This is a picture of ancient Jericho. It is a city that is protected by its walls. Ang sabi ni God, Joshua, si Joshua po siya yung assistant ni Moses, Joshua, attack Jericho. Pero sabi niya, Lord, if we attack it, we will perish because there are walls. Hindi namin kaya itong lusubin. It is protected by walls, sabi po ng Panginoon. Ah, ganito gagawin niyo. 7 days kayong magpuprosesyon sa paligid ng Jericho. Imagine that. Iikot sila ng Jericho 7 days. On the 7th day, they will blow the trumpet and let the people shout with praises. So pag nadinig ng mga tao ang pagtugtog ng mga trumpets, let the people shout praises to God. Praise you, Lord! Praise you, Lord! Ganon, di ba? Ano po nangyari? The walls of Jericho came tumbling down. And they were able to attack Jericho. And they were victorious. And this was the first city that they attacked when they went into the land of Cana, which is better known as the Promised Land. Surprise! Nagpuri ang mga tao. Bumagsak ang walls of Jericho. Alam nyo, laging sinasabi yan. Pag meron kang wall, meron kang problem, meron kang burden, meron kang struggle, magpuri ka sa Diyos. Babagsak yung wall na yan. Well, another story, alam niyo naman po ako, I would like to be very, I'd like to show you consistently how our God is. Another story, the story of the challenge between Elijah, the prophet Elijah versus the priests of Baal. Alam po ninyo, ang challenge ganito. Yung mga nagdadasal kay Baal, alam mo si Baal, ano yan eh? Fake na God. Pero marami siyang followers. So ang challenge ni Elijah, sige, gumawa tayo ng 2 altar. Yung altar ninyo at saka yung altar ni Yahweh. Okay? Sabi niya, kung sino makakapagpaapoy ng altar without using fire, mapapaapoy mo without using fire, siya ang totoong Diyos. Alam mo, yung mga priest ni Baal, sumayaw, kumanta. Makita niyo sa picture, may kutsilyo. Sinusugatan na nila yung sarili nila, pero wala hong dumating na apoy. When it was Elijah's turn, sabi ni Elijah, buhusan nyo ng tubig yung altar ni Yahweh. Nagulat sila. Bubuhusan ng tubig, ang mission, dapat paapuyin. But when Elijah prayed, surprise! Fire from heaven consumed the offering at the altar.
And the people realized and they got to worship the real and one true living God. Alam niyo, maganda ang Panginoon sa mga magaling ang Diyos sa ganyan. Mahilig siya sa mga dramatic entrance. You know, Lazarus, you know Lazarus, the friend of Jesus. Alam niyo naman ang kwento na noon, namatay si Lazarus. And when Jesus came over to see the remains of Lazarus, he was already 4 days na patay. Ang sabi ni Jesus, buksan niyo nga yung kanyang libingan. And then the people were saying, Lord, it has already been 4 days. You know, it's rotting by this time. It is very smelly and what have you. And Jesus said, no, buksan niyo. And lo and behold, surprise. Jesus said, Lazarus, arise, bumangon ka. And Lazarus came out of the cave alive. Sisters and brothers, with all of these stories and more, kaya kong dagdagan yan. Kaya lang maubos yung oras ko. Kaya kong dagdagan. But the thing is, what I'm trying to prove to you is this. God always comes to the rescue. He is never late nor early, but God is always on time. Walang panahon na hindi ka sasagipin ng Diyos. Walang panahon na pababayaan tayo ng Diyos. Walang panahon na hindi niya tayo ire-rescue. Sisters and brothers, meron bang is there anything difficult for God? Obviously none. Wala. Kaya nga po ang sabi ng Luke chapter 1. Sabi niya doon, for nothing will be impossible for God. Walang imposible sa Diyos. You see, tayo po mahirap nating i-process yan, yung walang imposible sa Diyos. Kasi tayo maraming imposible sa atin eh. Maraming bagay yung hindi natin kayang gawin. We are exactly opposite of God. God is infinite. We are finite. Tayo po, we are limited. But God is omnipotent. That is why, sisters and brothers, we have a God who feels no frustrations, who feels no fear, and who faces no barriers. Brother Vic, sabi mo kanina, Christmas, preparation, ano yung ang layo-layo ng iniikutan natin. Gusto ko lang pong patunayan sa inyo ang isang bagay. We have a God who always is there that we can depend upon. At itong Diyos na ito, sa Kanya, walang imposible. And this is where I am bringing our story now to this couple. Yeah. I think mahihirapan kayong hulaan kung sino ang couple na iyan. Yeah. Would you know, anybody sa nakakakita dyan sa larawan, mahirap humula pag ganyan lang. Ikaw nga, JC, sino sa tingin mo? John and Marcia. Ano? Si Sarah po, yung ano? Tama po ba? Sarah and? Siyempre may partner. Oo nga eh. Nakalimutan Abraham po ba? Hindi ko pa. Ako na-test mo tuloy yung aking Bible. Don't worry. Ito po yung couple na hindi rin magkaanak. Okay? Pero malapit ka na, JC. Sila po si Zachariah at si Elizabeth. Okay? Zachariah and Elizabeth were righteous. Ibig sabihin, mabubuti silang tao. In God's eyes, sa mata ng Diyos, ha? Hindi lang sa mata ng madlang people. No? They were careful to obey all of the Lord's commandments and regulations. Silang dalawa, approve kay God. But they have a big problem. Ano yung problema nila? They had no children because Elizabeth was barren. And they were both very old. Sila pong dalawa ay advanced na in years. They have been waiting and waiting, but no kid was coming. Dumating sa point, natanggap na nila yung kanilang sitwasyon. Dumating sa point
na alam na nilang imposible pa silang magkaroon ng anak. But, ano yung pisa natin? God is a God of surprises. Surprise! Tignan natin ano nangyari. One day, Zechariah was serving God in the temple. Ito pong si Zacharias ay isang pari nung panahon nila. Okay? He is a priest. Alright? One day, Zechariah was serving God in the temple. For his order was on duty that week. As was the custom of the priests, he was chosen by a lot. No? Hindi yan lot na marami ha. He was chosen by a lot, meaning palabunutan, nag-raffle. Napili siya to enter the sanctuary of the Lord and burn incense. While the incense was being burned, a great crowd stood outside praying. Sisters and brothers, alam niyo po nung araw, ang simbahan nila ay meron tinatawag na sanctuary. Ang pwede lang pumasok doon ay yung priest. Isa lang na pare. Yun ang magbe-burn ng insenso. Yun ang offering nila. Okay? Para mapili kung sino yung pari na papasok, palabunutan. Ah, may draw yan. Kaya nga pwede kang maging pare buong buhay mo at hindi ka na bunot, hindi ka makakapasok doon sa sanctuary. Okay? That day, it was Zechariah. So pumasok siya sa loob, nagbe-burn siya ng incense, and then all of a sudden, what happened? Remember, the birth of Jesus was being prepared by the Father. Alright? Inihahanda ng Ama ang kapanganakan ni Jesus. Ano nangyari habang siya ay nag-i-incense sa loob? Wow! Lumabas po ang isang angel. Nagpakita ang isang anghel, most likely the angel Gabriel, kay Zechariah with the news. Itong sabi ng anghel. While Zechariah was in the sanctuary, an angel of the Lord appeared to him, standing to the right of the incense altar. Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him. Bottom line, ano ang reaksyon ni Zechariah? Abay, siya po ay natakot. Ikaw ba naman, di ka matatakot? Maiintindihan natin. Bakit siya natakot? No? Eh, ikaw ba, naglalakad ka o nandun kasi isang kwarto, bigla na lang may sumulpot na anghel. Di ba? Eh, matatakot ka rin. Obviously, hindi ka pa nga sigurado kung anghel nga yun o hindi. Hindi naman siya nagpakilalang, hello, I am an angel. Hindi naman ganon. So, ano nangyari? Ang sabi ng angel sa kanya, relax lang. Ah, huwag kang matakot. Let's go there, sabi ng angel. It's a long read, bear with me, alright? Sabi niya, the angel said, do not be afraid, Zechariah. God has heard your prayer. Good news yan. Nadinig ng Diyos ang dasal mo. Your wife, Elizabeth, will give you a son. And you are to name him John. You will have great joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or other alcoholic drinks. Bawal ang toma kay John. Okay? He will be filled with the Holy Spirit even before his birth. And he will turn many Israelites to the Lord their God. He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. Wow! Ang haba! Pwede ba summarize ko na lang? Good news, ha? Apat na good news. Sabi sa kanya ng anghel, Zechariah, magkakaroon kang anak na lalaki. Good news number one. Number two, magkakaroon ng maraming kasayahan. There will be great rejoicing pagdating ng iyong anak. Number three, ihahanda niya ang dadaanan ng tagapagligtas. He will prepare the way of Christ. Number four, marami ang manunumbalik sa Diyos dahil sa kanya. He is a path of conversion.
Kung ikaw yung tatay, kapatid, kung ikaw yung ama, kung ikaw si Zacarias, how will you react? Abi siyempre, anong unang sasabihin? Ay, salamat po! O kaya, naku naman, sobra namang favor yan. Hallelujah, praise God. Yun dapat ang reaction. Pero paano siya nag-react? Listen ha, this was his reaction. Zachariah said to the angel, how can I be sure of this will happen? How can I be sure this will happen? I am an old man now, and my wife is also very old in years. Kapatid, ano reaksyon niya? Imbis na matuwa, siya po ay disbelief. Hindi siya naniwala. Paano mangyayari yan? Matandang-matanda na ako. Ang asawa ko matanda na. Paano mangyayari yan? Sisters and brothers, let us not be so hard on Zachariah. Why? Kasi minsan ganyan din tayo. We focus on our limitations. We are not focusing on the power of God. So we doubt. I'm sure maraming kinausap si JC sa opisina. Pwede ba ikaw mag-opening prayer? JC, ano ang laging sagot sa'yo? Sige nga, mag-unmute ka. Ano laging sagot sa'yo? Brother, hindi mo pa ako mapagsasalita, brother. Oh. Ano pa? Ano pa ang mga sagot sa'yo? De brother, ano po? Most of them kasi hindi po sanay na nagtotalk. Yes. So ano sinasabi sa'yo? Ano? Paano sagot nila sa'yo? Iba na opening lang. Opening prayer. Ha? Iba na lang. Iba na lang. Hindi ako ready. Hindi ako prepared dyan. Hindi ko kaya yan. What is my point, mga kapatid kong nakikinig? Do not focus on what you cannot do. Focus on the power of God who is going to help you. Alam niyo nangyari? Na high blood yung anghel. Ay, nagalit yung angel. Gusto mo magalit yung angel sa'yo pag tumatanggi ka kay JC? O di ba? Labang ka JC, naipasok ko pa talaga 'yon. 'Di ba? Kapatid, ganito po nangyari, nagalit, lagot you, sabi sa kanya, you will be punished. Anong punishment na inabot niya? Tignan niyo 'to ha. Sabi ng angel kay Zachariah. The angel said, I am Gabriel. You see? Siya yung anghel na si Gabriel. Siya din yung naghatid ng mabuting balita sa pagbubuntis ni Mama Mary. Okay? Sabi niya, I stand in the very presence of God. It was God who sent me to bring you this good news. But now, since you did not believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time. Allah, anong sabi sa kanya nung anghel? Mapipipi ka. Hindi ka makakapagsalita kasi hindi ka naniwala sa sinasabi ko sa iyo. Sisters and brothers, ano ang trabaho ni Zachariah? Siya po ay priest. Ano ang trabaho ng priest? To share the good news of God. Ngayon may good news after more than 400 years, God was silent. For 400 years, walang nangyayari. Ngayon lang, sa kanya sinabi, siya lang ang pwedeng magbalita. Napipipa. Can you not see the frustration? Ngayon lang nagkaroon ng balita. And why is that? Because he doubted the word of God. He doubted. Pinagdudahan niya. Doubt is going to limit our experience of God's miracles. Tandaan mo. Ulitin ko yon. You will not experience the miracles of God for as long as you keep doubt in your heart. Kaya lumabas po siya ng templo o ng sanctuary
Nagulat pa nga yung mga tao, ang tagal niya eh. Paglabas niya ng sanctuary, hindi na siya makasalita. What happened? Verse 21 and 22. The people were waiting for Zechariah to come out of the sanctuary, wondering why he was taking so long. And when he finally did come out, eto na yon, he couldn't speak to them. Pipi na. And then they realized from his gestures and his silence that he must have seen a vision in the sanctuary. Siguro meron siyang nakitang pangitain doon. Yun ang hinala ng mga tao. Sisters and brothers, there was something to share, but he couldn't share it because he doubted it. And so he was punished. Kapatid, on the other hand, the same angel went to his wife. Pinuntahan yung asawa niya. At ano ang sabi ng anghel doon kay Elizabeth? Let's read. When his term of service was completed, he returned home. Shortly thereafter, his wife, Elizabeth, conceived. Nabuntis. She remained in seclusion for 5 months, saying, "The Lord has granted me this blessing, looking favorably upon me and removing from me the humiliation I have endured among my people." Tinanggal na ng Diyos ang kahihiyan na aking taglay. Ngayon, tinatanggap kong buo-buo ang biyayang kaloob ng Panginoon. She received the good news with joy. Tinanggap niya ito ng buong galak. Hindi niya sinabing, pwede ba yun? Ay, ano na ako eh, nakadalawang menopause na ako. hindi na pwede yun. Hindi na ako nag-mens every month. No, she didn't say that. Ang sabi niya, inalis ng Diyos ang kahihiyang aking taglay. Maraming salamat, purihin ang Panginoon. Kapatid, that's what you do with your blessing. You don't complain. You just say, "Lord, thank you so much." That was the point of the story. It's like this. There will be times when God is going to intervene in your life. May mga panahon ang Diyos papasok sa buhay mo para, I don't want to use the word makialam. Pero ganun eh. Si Maria at si Jose, may plano sila magpakasal, di ba? Pero ang Diyos, pumasok sa eksena. Hindi, Maria, mabubuntis ka. Hindi kay Jose, mabubuntis ka through the Holy Spirit. I mean, there are times in our lives, God will enter the scenario. Ano gagawin mo when that happens? Alam niyo ang ibig sabihin nun when God interferes? Ang ibig sabihin nun, He is preparing something great for you. He is preparing something great for you. Why? First reason. When God intervenes, God wants to show you that nothing is impossible with Him. Pag pumasok ang Diyos sa eksena, isa lang ang ibig sabihin nun. Walang imposible sa Kanya. Kasi po tayo, let's face it, we have prayers. May mga panalangin tayo. Hanggang ngayon walang sagot. Hanggang ngayon, naghihintay tayo. Sometimes, ang dasal natin is for somebody that we love to get healed from their sickness. Until now, it's not happening. Sometimes, ang dasal natin sa Diyos, "Panginoon, marami kaming pangangailangan, lagi kaming kapos, tulungan mo po kami." And until now, it has not happened. Gipit ka pa rin hanggang ngayon. Kapatid, this is what I have to say. Ano man niyang idinadasal at hinihiling mo sa Panginoon, have faith. Two words, have faith. Because God will always come to the rescue. And He will never be late, but He will always be on time. Ang madalas lang po kasi, mainipin talaga tayo. Lahat tayo, walang exceptions. When we pray, we want it to happen right away,
kung maaari lang bukas na, now na, di ba, lagi natin sin. But the thing is this, first things first, tandaan mo, walang imposible sa Diyos. Second, anong takeaway natin today? When God says, wait, it doesn't mean no. Pag sinabi ng Diyos, hintay lang. Ibig sabihin no, not yet. Pero hindi porque hindi pa nangyayari yung pinagdadasal natin, it's not yet happening, we give up. We let go and we say, hindi naman siya nakikinig, what for? Hindi naman niya ako pinapansin, what for? Ang ibig lang sabihin ng Diyos, wait, teka muna, wala pa sa timing eh. Alam niyo po, when I was, you know, looking back through the years, I was always worried. Worried talaga ako lagi nung pinapalaki pa namin ang aming mga anak. Sabi ko, mapag-aral ko kaya sila? Makatapos kaya sila? You know, as a parent, yun naman ang pangarap ng bawat magulang, di ba? Magawa ko kayang ibigay lahat ng kailangan nila? You know, I was already working full-time in the ministry at the time, and wala po ako yung talaga yung kamo. May 15, may 30, tapos may 13. Wala akong ganun eh. I'm not into business. I am working full-time in the ministry. Kapatid, with all of my worries, kino-compute ko ang dami kong sinayang na oras. You know why? Kasi lahat naman ng pangangailangan ko natugunan. Pati pangangailangan ng aming pamilya. It happened. The challenges are always there. The trials are always there. The problems are always there. Listen, kapit lang. Kapit lang. Walang bitawan. Pray lang. Because you have a God who can do anything because with Him nothing is impossible. Eh, Brother Vic, bakit hindi pa nangyayari hanggang ngayon? Hindi pa nangyayari. Simple. Sabi ng Diyos, you wait. Hintay lang. When God says wait, it doesn't mean it's not going to happen. Amen? And finally, lastly, when God intervenes, it's always for his glory and for our good. Kapag pumasok ang Diyos sa eksena ng buhay natin, lagi yan para sa kanyang kaluwalhatian at sa ating kabutihan. What do I mean? Sometimes our requests take a while, natatagalan. But you must remember, pinag-aralan natin in the past, He causes everything to work for good. In the end, it will be good. Otherwise, it is not yet the end. Nakuha mo ba yun? Kasi gusto ko yun, somebody texted me that. You know? Sabi niya, if you're still experiencing pain, don't worry because in the end, it will be good. If it's not yet good, it is because it's not yet the end. Mabahala na kayong mag-process. Basta ganun. Parang si Elizabeth, you know, taon-taon siguro, buwan-buwan, hinihintay niyang huminto yung menstruation niya to signify that she is pregnant. But buwan-buwan, and through the years, it was always a failure. And it was always sadness for her. Sisters and brothers, dumating nga yun sa point na resigned na siya eh. Okay na. Ito na lang siguro talaga ang plano ng Diyos para sa akin, ang hindi na ako magkaroon ng baby. Kapatid, she has not given up, but probably she simply accepted her fate, her destiny. Pero nung nakialam ang Diyos, nung pumasok ang Diyos sa buhay niya, ano nangyari? Even when it was impossible for her to conceive a son, she became pregnant. Alam niyo kung sino anak niya? JC. Alam mo kung sino anak nila ni Zachariah?
Sige nga. Si John. Ha? Natuloy po ba si John? John the who? Baptist? Ang galing mo naman, JC. Clap, clap, thank clap. You po. Ang galing ng tsamba mo. Oh. Help me. Can you imagine? Akala nila hindi sila magkakaroon ng anak. Yung palang magiging anak nila will never be forgotten ever all throughout history because their son was John the Baptist. Sisters and brothers, ikaw at saka ako ay probably are in the same boat. Meron tayong mga dinadasal. Hanggang ngayon, dinadasal pa rin natin. Meron tayong hinihiling. Hanggang ngayon, hinihiling pa rin natin. Pero hindi pa rin nangyayari. Kapit lang. Kapit lang. So ano gagawin natin ngayon, Brother Vic? O sige, ito take away natin, ha? Ulitin ko yung una. Number one, nothing is impossible with God. So He can always make a miracle. Number two, when God says wait, hindi ibig sabihin no. And number three, pabang naghihintay ka, tandaan mo, pag nangyari na, it is always for the glory of God and for our good. So what do? We pray, we wait, and we trust. Keep on praying. Be patient while you are waiting. And trust that the Lord will be faithful always to His promises. Amen? So yun po yung ating magandang paghahanda sa mga himala na magaganap sa ating mga buhay. God bless you. Back to you, Miss JC. Thank you po, Brother Vic. Thank you po. Yun, kumbaga, in behalf of the group, alam naman po namin lahat na talagang blessing yung lagi po ninyo kaming nabibigyan ng time to share the word of God. So, yung tatlong yun po will be our takeaway, no? Kasi hindi natin yan maiwasan. Minsan we always rush things, eh. We always want it now. So, yan. Thank you, Brother Vic. Kahit sa akin personally, that's a very, very good takeaway po na magiging applicable in our life. Ayan. Okay, amen. So for the closing prayer, let us put ourselves in the holy presence of God as we say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for revealing your unconditional love to us through your word. Thank you for making it possible for us to share this love today. As we go about the rest of the day and week, open our eyes that we may see wondrous things in the word that our brother Vic has shared. Let those who came here with broken hearts leave this place when they are revived and restored. Help us to continue living and walking according to your word and not by what we see. Father, help us to turn our eyes away from worthless things so that we can focus on our Lord and Savior Jesus. We pray this, trusting and believing in you. Amen. In the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Amen. Once again, thank you po, Brother Vic, at sa lahat po ng naka-attend. Ingat po kayo sa pag-uwi, no? At kung nasan pa man po kayo, always stay safe po. Huwag na po magpapahawa sa Omicron. Ingat po. Thank you po. God bless you, everyone. God bless po. God bless. Thank you.